Magandang araw po mga kalapatids. Ngayon pong araw na to, nandito po tayo sa Bureau of Animal Industry at kasama po natin dito yung officer in charge po nila na si Doc Ronnie at yung veterinarian po natin na si Doc Oscar. So nandito po tayo, unang-una is para malaman po natin yung naglabas po sila ng advisory regarding sa mga kumakalat na sakit. At nandito po tayo para at least maliwanagan po yung mga iba natin mga kalapatids regarding to sa advisory po na nilabas po nila. Unang-una po, Dok, ano po yung masabi po ninyo sa industry ngayon ng racing pigeon dito po sa atin sa Pilipinas? Sa amin pong records, Doc AJ, ang industriya po natin sa dito sa pigeons na to, masasabi natin na dumarami at lumalawak. Dumarami kasi ngayon sa records natin, may nagpa-register sa atin ng mga 37 associations. Wow! Dami yun, ha? 37 associations. At sinasabi natin na lumalawak kasi sabi natin yung iba, nagsimula siguro marami sa Metro Manila. Mm-hmm. Ngayon ay nag-expand na sa Central Luzon at meron na tayo sa Southern Tagalog. At hindi ko alam kung mayroon pang ilan sa mga parting Bisaya nagsisimula na rin magpa-register. Dok, yung pong last February 10, naglabas po tayo ng advisory with regarding to sa mga may kumakalat na sakit, specifically sa mga kalapate. Paano po tayo nag-come up na ganitong klaseng advisory po? Bago pa po dito sa problema sa kalapati, nagkaroon na po tayo ng outbreaks sa mga broilers, layers, mga ganyan. At simula po noon, nag-create po tayo ng emergency response team. At hanggang sa ngayon, meron po tayong pinapatakbo na surveillance para po mamonitor natin itong sakit na to. Kasi napababa na po natin ito eh. At para matutukan niyan, problema na yan, naglagay po tayo ng kasama po natin na tututok dyan, si Dr. Oscar. Before February 10, meron po kami na-receive ng mga reports sa ating mga pigeon racers na meron silang napapansin sa kanilang mga alaga na nagkakasakit. Kaya po sa Bureau of Animal Industry, ay naglabas po na advisory para po maibalita sa iba pa nating mga nakakalapate na maging maingat sa kanilang mga alaga. Mm-hmm. May nagdala po ba dito ng sample ng kalapate? Ang nangyari po, meron po tayong isang makakalapate na dumugon po sa ating office at humingi po ng tulong sa isa sa ating mga veterinaryo para po malaman kung ano po ang nangyayari sa kanyang mga alagang kalapate. Kaya po ang ginawa po ng Bureau ay kumuha po ng blood sample doon po sa mga kalapating dinala niya at binigay po yung blood sample sa ating laboratory upang matest. At ang lumabas po, nagpositive po ito sa Newcastle's disease. Yung mga kalapatids po natin, ang pagkakaalam, yung sasakit po na nabanggit po natin, ang term po nila is, or term po namin is paramyxo or PMV. So, minsan po kasi nagkakaroon siya ng pagkakalituo na yung sakit sa manok is iba doon sa sakit ng kalapate. So, dito mas maganda po na may paliwanag po natin na kung anong klase na sakit yung Newcastle disease na ito po ay hindi lamang sa manok tumatama. Ganon din po sa kalapate. Ito pong sakit natin na ay sanhi na isang virus at ang virus na ito ay ang tawag natin dyan, Newcastle disease virus. At lahat ng species, lahat ng klase ng ibon, basta avian siya, kategory niya avian siya, pwede siyang tamaan itong virus na to. Actually po, ang recommended po ng Bureau natin, no, na magbakuna. Mm-hmm. Bakuna po talaga ang number one prevention control para hindi tayo magkaroon ng Newcastle sa ating mga alaga. Maliban po sa pagbabakuna, ina-advise din po namin na maglinis po ng area po kung saan nila tinatago o inaalagaan yung mga kalapati at as much as possible, wag po nilang hayaan na merong makapasok na ibang tao o mga ibang ibon dun po sa kanilang area. Ano po yung may advice po natin doon sa mga nagkaroon ng ganong klase na sakit yung kalapati nila? Yung pong kalapati nyo, mayroon po kayo napansin na alaga na nagkakasakit na po, mas maganda pong ihiwalay nyo na po siya sa mga iba nyo pang mga alaga na wala pa pong sakit. And doon po sa mga wala pa pong sakit, kung hindi nyo po napapabakunahan pa,
kumonsulta po muna kayo sa veterinaryo para po malaman nyo yung tamang procedure kung paano po mapoprotektahan ng iyong mga alaga. Sa outbreak management, Doc AJ, kuminsan mahirap tanggapin ito eh. Pero sa outbreak management po, kapag ang farm ninyo ay nagkaroon ng mga alaga kayo na may Newcastle disease virus, kung ano po yan, i-dispose na po lahat yan. Kung pwede, maghuhukay at ibabaon po itong mga tinamaan na ito ng mga ibon at pati po yung kanila, yung mga dumi nila, pati yung mga excess na mga feeds pa nila, lahat po yun, iipunin po yun, tapos ibabaon po yun. Tapos i-disinfect po yung buong facility at wala mo nang aalagaan na ibon sa lugar na yon for the next siguro 30 to 40 days. Para mapatay lang natin yung virus sa lugar na yun. With regarding po, Dok, sa vaccination, kasi ako po, as isa sa mga privilege ko po dito sa trabaho po natin, is marami po tayo nami-meet ng mga kalapatids po natin sa anywhere sa buong Pilipinas. Ang isa po na palaging issue with regarding na pag halimbawa nagsiseminar tayo or na makakausap tayo, is about sa vaccination. Kasi po, sa Kalapate, pag sinabi po sinilang vaccination, sanay po sila yung tinuturok po lamang sa may sa batok, which is yung mga kill vaccine po sa atin. Ano pa po yung mga vaccine na pwede pong ibigay sa mga Kalapate para po maiwasan po natin yung paramyxoid virus or yung ND na sakit? Para po sa Newcastle disease, no? Ito po ay pwede rin ibigay sa ating mga alagang Kalapate. Usually ito po ay binibigay sa may mata. Pinapatak po ito. Inuulit po ito every, ang recommended po namin ay every 3 months. So ito po yung, tama po ba ako, Dok, yung Lasota? Lasota strain po na. At least nanggaling na po mismo sa mga expert natin dito sa Bureau of Animal Industry na sa ating mga, po, mga kalapatids, importante po na magbakuna po tayo para iwasan yung sakit. And pwede pong gumamit ng Lasota vaccine para po maiwasan po natin yung sakit na to. Hindi lamang po yung ini-inject natin na mga kill vaccine kung saan masanay po tayo na yun yung ginagamit natin sa ating mga kalapate. Maliban po sa pagtuturok sa likod po ng mga kalapate, pwede din tayo magbigay ng bakuna gamit po sa papunta po sa ilong o kaya po sa mata ng mga alaga nating kalapate. Pinapatak. Ang strain po ng vaccine ay Lasota. Pwede. Pareho po na ginagamit sa ating mga ibang alagang manok. Saan ba mas maganda, Dok? Sa mata o sa ilong? Ang recommended po natin dito sa Bureau ay sa may bandang ilong dahil po sa mata, minsan po kasi pag pumipikit yung mga alaga nating kalapate, hindi na po pumapasok. Natatapon. Okay. So if ever, mas kung patak man yung gagamitin, mata or ilong, pero mas recommended natin sa ilong. Okay. So at least maliliwanagan po yung sa mga ibang kalapatids natin na yung pagkabakuna, hindi lang po yan tinuturo. Pwede rin po yung pinapatak sa mata or sa ilong.